Where are you? Tanong ni Arthur kay Emily mula sa kabilang linya. Somewhere in the GC. She just went home from Siargao. Hindi niya nagawang umuwi sa sariling bahay. Dumiretso siya sa isang bar at uminom ng uminom dahil sa sama ng loob. Nais niyang lunurin ang sarili sa alak. Gusto niyang mamandid ang puso niya sa sobrang sakit. At manguhula ako, ganun ba? Irritable ng tanong ni Arthur. Basta malapit si Landers. Walang pakialam na sabi ni Emily. Take a picture of the surroundings then send it to me. Fine. Ani Emily na sinunod naman si Arthur kahit na nahihilo na siya. Tinamaan na siya sa dami ng nainom. Sa totoo lang ay hindi na siya makatayo. Kapag tumayo siya mula sa kinaupuan ay pihadong babagsak siya. Eh di ba mapagbigay ka? Husa ka nagparaya, di ba? Anong iniiyak-iyak mo yun? Tanong niya sa sarili nang mapansing pumapatak na naman ang mga luha niya sa mesa. Kanina pa siya ganoon. Bigla na lang iiyak na parang baliw. May karapatan naman siya, di ba? Hindi rin nagtagal ay dumating si Arthur. Kailangan niya ng drinking body. At ito lang ang naisip niya ng mga sandaling yon. Parang may sariling utak na ang kamay niya. Kusa na niyang dinadampot ang bote ng alak at tinutunggay yon. Kahit alam niyang nasa sukdulan na siya. Mahina ang kanyang alcohol tolerance pero natutuwa siya na parang namamanhid na siya. Bakit ba parang nababaliw na siya? And then Arthur came. You found me. Nakangiting sabi niya sa binata. Napansin ni Emily na kumunot ang noon ng lalaki, kaya natawa siya. Parang cute ka ngayon, Arthur. So cute lang ako kapag lasing ka. Lalo nang bumusangot ang mukha nito. Tinapik ni Emily ang upuan sa kanyang tabi na parang sinasabi kay Arthur na maupo ito sa tabi niya. Sumunod naman ang lalaki. What happened? Tanong ni Arthur sa kanya nang makaupo. Huminga ng malalim si Emily. Hindi niya alam kung paano sasabihin dito kung anong nangyari. Ang alam lang niya, napasaya niya si Alonzo. Parang gusto na naman niyang umiyak nang maalala ang lalaki. Hey! Untag ni Arthur nang ilang segundo siyang natigilan. He found her again. Yun lang at umiyak na siya nang umiyak. Para siyang batang hindi alam kung saan ang daan pa uwi. Sobrang sakit ng puso niya. Mahal na mahal niya si Alonzo at talagang pinaghirapan niya bago nakuha ang kahit kaunting pag-ibig nito. Ngunit sa isang iglap ay alam niyang nawala rin agad. Kaya siya na ang nagparaya. Hush, Emily. Baka isipin nila akong dahilan kung bakit ka umiiyak ng ganyan. Saway ni Arthur sa kanya. Yun pa talaga ang iniisip mo? Tanong niya kay Arthur habang tinititigan nito ng masama. Lasing ka na. Halika na, ihahatid kita sa inyo. I don't want to go home like this. So hindi ka uuwi? Tila irritable ang tanong ni Arthur. No. Tila bata niyang sagot habang umiiling. Okay. Akmang tatayo na si Arthur nang hinila niya ang damit nito. Dito ka lang. Ba't ka ba mangiiwan? Tinawagan nga kita, di ba? Nakalabi niyang pakiusap. Tinitigan muna siya nito ng ilang segundo bago nagbuntong hininga at muling naupo sa tabi niya. Sa awa ng Diyos ay sinamahan siya nitong uminom. It's on me. Don't worry. Mukha bang kailangan ko magpalibre sa'yo? Kunot ang noong tanong ni Arthur. Ang sungit mo naman. Alam kong mapera ka. Pero ako nang istorbo sa'yo kaya hayaan mo na ako. Makailang beses na tagay ay pulang-pula agad ang pisngit at leeg ni Arthur. Si Emily naman sa totoo lang ay hilong-hilo na. Hazy na ang lahat at hindi na niya naiintindihan ang nangyayari sa paligid. But she continued drinking. Wala na talaga siyang pakialam. Ang gusto niya lang ay mag-pass out siya dahil sa alak. Gusto niyang mamanhid at makalimot, ngunit ang hirap-hirap gawin. Bakit siya pa rin? Punong-puno ng hinanakit na tanong ni Emily sa katabi. He looked like Alonzo. Emily, lasing ka na. Ano bang kulang sa akin? Anong wala sa akin na meron siya? Hinila niya ang kwelyo ng lalaki at inilapit ang mukha nila sa isa't isa. She kissed him torridly.
Nais niyang malaman ito na marami siyang kayang gawin para mapasaya ito. Lalong lumakas ang loob niya nang gumanti ng mainit na halik si Arthur. Ipinikit ni Emily ang mga mata at nagpatangay sa sensasyon. He touched her chest, but she moaned instead of stopping him. At pagkatapos noon ay hindi na niya alam ang nangyari. Where the hell is Emily? Masakit ang ulo ni Emily ngunit napabangon siya nang marinig ang dumadagundong na boses ng daddy niya. Kalmadong tao ang kanyang ama, kaya naman kapag ganoong para itong tigre ay kinakabahan na siya. At ano bang ginawa niya? Bakit siya hinahanap nito? Bago pa siya tuluyang makalabas ng kanyang silid ay nabuksan na ng daddy niya ang pinto. What the hell is wrong with you? Halos magsalubong ang kilay ng daddy niya nang makita siya. Dad, what happened? Nagtatakang tanong niya. Wala talaga siyang ideya kung anong nangyayari at kung saan nang galing ang galit nito. Hindi mo alam? Lalo na itong nagalit. Kinuha nito ang cellphone mula sa bulsa. Nagpipindot doon at kulang na lang ihagis ang cellphone sa kanya. Isang video ang tumambad kay Emily. At halos lumuwa ang mga mata ng mapagtantong iskandalo yon. At siya ang bida. Naumid ang dila ni Emily. Hindi niya alam kung paano ipagtatanggol ang sarili. Wala rin siyang excuse bukod sa lasing siya. At alam niyang mas lalo lang mahahybrid sa kanyang ama kapag sinabi niya yon. Akala ko ba si Alonso ang boyfriend mo? Akala ko rin si Alonso ang kahalikan ko sa video na yan. Sasabihin sana niya, ngunit pinigilan niya ang sarili. Kung ganon, anong ginagawa niyo ni Arthur sa video na yan? Napalunok si Emily. Hindi niya magawang tapusin ang video dahil pakiramdam niya ay malaswa iyon. Diyos mio, hinawakan ni Arthur ang dibdib niya at parang nag-i-enjoy pa siya. Pinos niya ang video. Nang hindi siya makatagal ay binura niya yon bago isinauli ang cellphone ng ama. Matalim ang tingin nito sa kanya. Hindi ka naman nag-iisip, Emily, ha? Anak ka na presidente ng Pilipinas. Alam mo ba kung anong damage ang nagawa mo? Hindi lang sa sarili mo, kundi pati sa pamilya natin. Pinuputakti tayo ng media ngayon. Kung ano-anong sinasabi sa atin sa social media. Sa isang gabi lang, naging irresponsabling ama na ako. Hindi lang ako na-judge bilang ama mo. Na-judge rin ako bilang ama ng bansang to. I'm sorry, Dad. Kandautal na pag-apologize niya. Wala naman kasi talagang excuse. Naging pabaya siya. Ano bang nangyari kagabi? Bakit hindi na niya maalala? At sinong nag-video sa kanila ni Arthur? Ang lalaking yun. Mukhang nasiyahan sa ginagawa sa kanya. Talagang may paghawak pa sa dibdib niya ang damuho. Kailangang maayos to. At ano? Magpapapress ko na ko? Hindi ba parang sobra naman yun, Dad? Baka lalo lang nila tayong pagpiyestahan. Lukot ang mukhang tanong niya sa ama. Pakiramdam niya ay lalong kumirot ang kanyang ulo. Tatawagan ko si Arthur. Magmi-meeting tayong tatlo. Hindi nga nag-aksaya ng oras ang kanyang ama. Agad nitong tinawagan si Arthur na agad rin namang nagtungo sa bahay ni na Emily. Ang tanging paraan na nakikita ko para mawala ang apoy ay magpakasal kayong dalawa. Anang lolo ni Arthur nakasama sa bigla ang meeting ng umaga ring yon. Ni hindi na nagawa ni Emily ang kanyang kilay sa pagmamadali dahil maya't maya siyang tinatawagan ng kanyang ama. Pero lolo, angal ni Emily. Close siya sa matandang Leviste. Ito ang rason kung bakit nakilala at napalapit siya kay Alonso. Pero ang ipakasal siya dahil lang sa isang video? Hindi ba't parang grabe naman yata yun? What, Emily? Parang too much naman po ang kasal. We can just make them believe that we're dating and... Hindi na naituloy pa ni Emily ang pagbabahagi ng opinion dahil sumubad ang kanyang ama. Everyone is talking about you and Alonso dating. So anong labas mo nun? Two-timer? Magpinsan pa? I think you should just go and get married. Para matapos ng usap-usapan. Alam mo bang dahil sa ginawa mo bumaba agad ang ratings ko? Please naman, Emily. Umayos ka. But you're all asking for too much. Gusto na niyang magmura. Siya na nga itong broken-hearted dahil kakahiwalay lang nila ni Alonso. Ngayon ay siya pa ang two-timer. Parang gusto niyang mawala. Napaka-unfair naman. At kahit sobrang sakit na,
Bakit hindi mo lang niya masabi sa mga ito na hiwalay na sila ni Alonzo dahil muling nagbalik si Melody sa buhay ng lalaki? Hanggang sa mga sandaling yon, inaalagaan pa rin niya ang imahe ni Alonzo. Besting pag-ibig. Ayaw na talaga niya nun. Emily, can we talk privately? Tanong ni Arthur sa kanya. Tininan muna niya ng masama ang lalaki bago tumango. Baka kailangan nga nilang mag-usap ng sila lang dalawa. Sandali silang nagpaalam sa ama at lolo ni Arthur. So ano, may plano ka ba, Arthur? Tanong ni Emily na nasa kabilang silid na sila. Actually, wala. Kung anong sasabihin ni Lolo, yun ang susundin ko. Bakit? Wala ka bang sariling paninindigan? Inis na tanong ni Emily dito. May pag-ira pa ng mga mata. Ayokong mawalan ng mamanahin. Marami akong plano sa buhay. Gusto ko pang magtayo ng sarili kong kumpanya. Besides, wala ka sa lugar para magmalaki. Dahil ikaw ang mas may kailangan sa akin. Hindi ako ang anak ng presidente rito. At ano? Magpapakasal ako sa'yo? Pwede naman tayo magpakasal na walang kahit na anong namamagitan sa atin. What? Are you serious, Arthur? Kapag pinakasalan kita, makukuha ko ang mana ko. Pwede na akong umalis sa Levisti Incorporation kahit anong oras ko gusto. At ikaw naman, maililigtas mo sa kahihiyan ng pamilya mo. Saka isipin mo rin, if you have me, hindi ka masyadong magiging pathetic sa mga mata ni Alonzo. Agad na nalaki ang mga butas ng ilong ni Emily. Kailangan mo ba talagang idamay si Alonzo rito? Sinasabi ko lang naman. Ayoko pa rin magpakasal sa lalaking hindi ko mahal. May annulment naman eh. Umismid si Emily. Palibhasa, malaking pakinabang mo kapag pinakasalan kita. Hindi ko naman tinatanggi yun, di ba? Win-win naman tayo rito eh. Mas malaki ang benefits mo kaysa sa akin, no? I'll save you from being pathetic in Alonzo's eyes. Tapos pati daddy mo, baka tumaas na ulit ang ratings. Makakalimutan na ng tao ang skandal mo. Lugi ka ba, Baron? Wow! Parang ako ang kumuha ng video ah. Sabihin mo nga sa akin, ikaw ang may pakana ng video na yun, no? Sino binayaran mo, ha? Natawa si Arthur bago sumagot. Nagpapatawa ka ba? Nakita mo naman sa skandal mo na malayo sa atin ang kumukuha ng video, di ba? At bakit ko naman sasadyain yun? Ano namang palagay mo sa akin? Sira ulo? Malay ko ba na sadyang may gusto ka sa akin at planado mo to? Napangiti lang si Arthur sa sinabi niya. Lumabas tuloy ang dimple nito. Napansin niya nakahawig nga ito ni Alonzo. Pero parang may kakaiba rin dating ang kagwapuhan ng Arthur na ito. Malakas rin naman pala ang dating kapag tumatawa at napapalabas ang dimple. Samahan pa ng mapangakit nitong tingin at ngiti. Aba, teka. Parang namumuro na siya sa kapupuri sa lalaking to ah. Ito kaya ang dahilan kaya sila naiskandalo. Sineryosohan ni Emily ang tingin dito. Hoy, huwag kang makatawa-tawa dyan. May kasalanan ka pa sa aking lalaki ka. How dare you to kiss and touch my... Hindi maituloy-tuloy ni Emily na sabihin na hinawakan nito ang dibdib niya dahil nalalaswaan siya. Touch what? Wala. Ngumisi si Arthur. You mean, touch your chest? Hey, ikaw ang naunang humalik sa akin. Kitang-kita naman sa video eh. Lalaki lang ako. Siyempre, nadala lang ako. Bastos ka. Ayoko magpakasal sa'yo. Sorry na. Lasing ka. Lasing ako. Hindi ko naman yung sinasadya eh. After mo naman mag-pass out, inuwi kita ng safe sa inyo. Siniguro kong makaka-uwi ka ng safe. Nag-pass out ako? Oo. After we kissed, nakatulog ka bigla sa balikat ko kaya inuwi na kita dito. Binuhat pa nga kita hanggang kwarto mo eh. Yung mayordomo nyo na lang ang gising kagabi. And about dun sa kung sino ang nag-video sa atin? I have no idea. Maybe isa sa customer dun sa bar at nakilala ka niya na anak ng presidente. Sorry na talaga, Emily. Umirap si Emily at na-cross arm. Fine, you're forgiven. Sorry rin na damay ka pa sa eskandalong to. Pero hindi pa rin patas na magpakasal tayo. Paano ang karapatan natin pareho magpakasal sa totoo nating gusto?
And we can have a prenuptial agreement if you want. Pwede nating pag-usapan ng agreement, pero against ako sa prenuptial agreement. Ang laki-laki ng makukuha mo sa kasal-kasalan na to, tapos sasarilinin mo lang? Aba, bahagyan mo naman ako. Nakita ni Emily ang pagpipigil ni Arthur ng tawa, kaya napaismid na naman siya. Nakakairita kasi ang kagwapuhan nito. Nakikita niya si Alonzo dito. So, payag ka na, Emily? Pwede, pero sa maraming kondisyon. Okay, payag ako. Ikaw na ang gumawa ng mga kondisyon. I will sign it kapag tapos mo na. Pagkatapos nilang mag-usap ay bumalik na sila sa silid kung nasaan ang presidente at ang lolo ni Arthur. Sinabi nila sa mga ito ang kanilang napagkasunduan. Pagkatapos ng meeting ay nagpaalam na rin si Arthur sa mag-ama. Kinabukasan ay nakatanggap siya ng tawag mula sa isang taong pamilyar na pamilyar sa kanya. Agad niya itong sinagot. How are you? Nanginginig ang kamay ni Emily habang kapit ang cellphone. Tinawagan siya ni Alonzo. Nakarating na rin dito ang issue. At yun nga, tinawagan siya nito. Malamang ay para i-comfort siya o kumustahin. I'm fine. Ani yan ang sinubukang pasiglahin ng tinig. Hindi ko naman alam kung anong sinasabi ng mga tao kasi pinagbawalan nila akong gumamit ng social media accounts ko sa ngayon. Hindi rin ako makalabas. Bawal akong makita o makausap ng press. In short, nakakulong ako. Pero siguro, mas okay na to kaysa pagpiestahan ako ng lahat. I know you're just drunk when this scandal happened. Nakausap na kami ni Arthur. Alam kong kasalanan ko, Emily. I'm sorry. Paano mo naging kasalanan? Wala ka naman dun sa video scandal. Emily, we'll figure this out. I'm okay. Hindi mo ako kailangang alalahanin. Alam kong happy ka naman sa Shargo ngayon and you'll have issues to resolve pagbalik mo rito. So fair lang, di ba? Marami kang ikakwento sa akin pagbalik mo, Alonzo. I'll be back soon. At oo, marami akong ikakwento sa'yo. Be strong, okay? Ngumiti ng mapait si Emily kahit hindi siya nakikita ni Alonzo. I will. Nagbuntong hininga siya matapos ang tawag. Miss na niya si Alonzo at ang mga kwentuhan nila. Namimiss na niyang lambingin ito. Salamat na nga rin sa eskandalong ginawa niya. Naging busy siya at hindi na niya masyadong naiisip si Alonzo. Mas busy kasi ang utak niya sa paggawa ng mga rules sa magiging pagsasama nila ni Arthur. Kung hindi tumawag si Alonzo, hindi niya sana maiisip na miss na niya ito. Next time, huwag ko na kayang sagutin ang tawag niya. Tanong niya sa sarili. Ngunit duda siya roon. Siya pa, napakarupok niya pagdating kay Alonzo. Ibinalik ni Emily ang atensyon sa screen ng laptop. Naglilista pa rin siya ng rules nila ni Arthur. Mabubwisit na naman ang isang yon kapag nakita ang nadagdagan na naman ang rules ko. Ani niya sa sarili. Pero wala akong pake. Bakit ba? Rules ko to. Mag-rules din siya kung gusto niya. At hindi nga siya nagkamali. Maya-maya ay tumawag na si Arthur. Nakashare kasi rito ang file niya, kaya lahat ng ine-edit niya roon ay nakikita nito. Ilang taang rules ba yung ginagawa mo, Emily? Kulang na lang sabihin mong tumira tayo sa magkaibang bahay, ah. Kung pwede nga lang. Matagal pa ang kasal. May 3 buwan pa, pero ang dami mo ng rules. Baka bago tayo ikasal, nasa 1 libro na yan. Since hindi naman naging publiko ang relasyon ni Emily at Alonzo, dahil saglit pa lamang iyon at kaunti lang ang talagang nakakaalam, ay madali na nilang nalusutan ng iskandalo. Ganoon pa man ay marami pa rin sinasabi ang mga tao. Kaya sinabi nilang magnobyo sila ni Arthur at nakatak ng ikasal 3 months from now. Hindi na alam ni Emily kung ano ang naging reaksyon ng publiko sa press release nila. Ngunit sa mga susunod na araw ay kailangan nilang patunayan ni Arthur na totoong may relasyon na sila. Baka makalimutan ko pa, kaya ninonote ko na. Sana lahat, maraming time na katulad mo. Pangiinis sa kanya ni Arthur. Marami talaga akong time dahil nakakulong ako rito sa bahay. Sa totoo lang ay wala namang regular na trabaho si Emily. Puro freelance lang ang mga ganap niya sa buhay. Isa siyang freelance model at article writer. Mahilig siyang mag-travel, kaya naiinis talaga siyang nakakulong siya ngayon sa bahay.
May degree siya sa business administration pero hindi niya naman nagagamit dahil wala siyang amor na magtrabaho sa kumpanya nila. Mas magaling ang mami at mga kapatid niyang lalaki pagdating sa business, kaya hinahayaan na niya ang mga ito. Do you want to go out? Imbes ay tanong ni Arthur. Bawal nga, di ba? Itinilik niya ang mga mata na parang nakikita siya ni Arthur. Kasama mo naman ako. Nabuhay ng lugo si Emily. Sasamahan mo ako? Hindi, sasamahan kita. Panunupla nito sa kanya. Paulit-ulit, Emily. Ang sungit mo, kalalaki mong tao. Masungit ka rin naman ah. Ewan ko sa'yo. So ano nga, tara, tanay, antipolo? Gusto ko sana, pero ipagpapaalam mo ba ako kay daddy? Narinig ni Emily ang pagtawa ni Arthur. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Ano ka, 16? Eh pinagbawalan nga ako ni daddy, di ba? Alam mo naman yun eh, laging iniisip ang ratings niya. Siyempre, presidente yun ng Pilipinas, kaya dapat laging magandang imahe niya. Imahe na sinira ko sa isang iglap lang. Huwag mo nang alalahanin yun. Mukhang kalmado na naman ng mga tao mula nang maglabas tayo ng side natin. Eh di tama, ipagpaalam mo na ako kay daddy. Malakas ka naman dun. Imbiyar na yun sa akin, hindi makamove on sa scandal natin. Fine, fine. I'll call you later. Ipagpapaalam mo na kita sa daddy mo. Pagkababa ni Arthur ng tawag ay hinarap niya ang kaibigan na kapapasok lamang sa kanyang opisina. You don't like her pero spoiled naman sa'yo. Ani Robert. Narinig ang usapan nila ni Emily kanina. Kaibigan ni Arthur si Robert na empleyado din sa LVI. Madalas na nakatambay si Robert sa opisina niya, kaya updated ito sa lahat ng pangyayari sa buhay niya. Spoiled? Anong pinagsasasabi mo riyan? Kung hindi siya spoiled sa'yo, ano lang? Hindi mo nga matiis oh. She had no one else but me as of this moment. Wala bang kaibigan niyang si Emily na yan, bro? Natatawang tanong ni Robert. Ako. Wala sa loob na sagot ni Arthur. Ang totoo ay hindi niya alam. Hindi pa naman niya nakikilala ang mga kaibigan ng dalaga. Siguro naman ay meron itong ilang kaibigan. But these past few months, sa tuwing may aberya ay siya ang tinatawagan nito. Tumango si Robert. Sige na, maiwan na kita. Mukhang tatawagan mo si Mr. President. Enjoy sa date niyo ni Emily. We're not going on a date. Tanggi niya. Fine, fine. Sabi mo eh. Napapailing na lang si Arthur habang pinagmamasdan si Robert na lumalabas mula sa kanyang opisina. Ngunit mas napailing siya nang makita sa laptop na nagtatype na naman si Emily sa shared documents nila. Hindi ba nauubos ang mga roles ng babaeng to? Kailangan na talaga niya itong ilabas ng bahay dahil baka umabot na talaga sa 100 ang roles ng babae. Her roles were ridiculous anyway. Meron pa itong hindi raw siya nito ipagluluto ng pagkain o aalagaan kapag may sakit siya. Ang linaw naman ang sinabi niya. Wala silang pakialam sa isa't isa. They will just live under the same roof and that's it. He doesn't need all those ridiculous rules. Ngunit sa lahat ng rules, ang nakakuha ng kanyang atensyon ay ang pagpayag nitong makipag-date siya sa iba habang kasal sila sa isa't isa. Kailangan lang daw niyang galingan ng pagtatago. Napailing si Arthur at tinawagan na lang ang daddy ni Emily. Ang assistant nito ang sumagot sa kanya. I just want to ask the president if I can bring Emily to tonight. Ang utos po ni presidente ay huwag munang lumabas si Emily. I know, kaya nga gusto ko muna makipag-usap sa kanya. Inis na tugon ni Arthur. Mas mahigpit pa ang assistant ng presidente kaysa rito. I will ask the president to call you back after his meeting. Okay, thanks. Halos isang oras ang hinintay ni Arthur bago nakausap ang daddy ni Emily. Gusto mo raw ilabas si Emily, Arthur? Yes, sir. Kung okay lang po. Hindi ko naman siya dadalhin sa mataong lugar. Isa pa, mukhang okay naman din kung makikita kami nag-date ng mga tao. Since ang press release namin ay engaged na kami. Okay, just make sure that my daughter will behave. Muntik mapakamot ng ulo si Arthur. Babysitter pala siya. Hindi naman siya na-inform.
Well, it doesn't matter anymore. In 3 months, he can get his inheritance. At hindi biro ang halaga niyon. In 3 months, makakapag-resign na siya sa LVI at makakapagsimula ng bago. He was eyeing a property in Cavite. Malaki yon. Good for coffee and organic farming. Oo, yun ang gusto niya. Hindi niya gustong makulong sa LVI at makipag-agawa ng posisyon habang buhay. Gusto niyang lumayo sa anino ng kanyang lolo at ayaw na niyang makumpara kay Alonzo. Aminado naman siyang mas magaling si Alonzo sa kanya sa pagmamanage ng LVI. Kaya nga hahayaan na niya ang pinsan doon. Iba ang gusto niya para sa sarili. Pumayag siya? Excited na tanong ni Emily nang tawagan niya ang dalaga. Yes, I'll pick you up after work. Okay. Pagdating ni Arthur sa bahay ni Emily ay nakahanda na ito. Ang sabi niya rito ay huwag nang masyadong pumorma para hindi sila maging pansinin. Ngunit ang ganda-ganda pa rin ang suot nito. Well, maganda naman talaga si Emily. Kahit sino yung mapapalingon dito. Ewan ba niya kay Alonzo at hindi minahal ng husto si Emily? Pero wala naman siyang magagawa sa puso ng pinsan niya na yon at talagang nakatali na ang puso nito kay Melody. Tapos may anak pa pala ang dalawa. Low-key outfit lang ang sabi ko, diba? Sita niya nang makasakay ang babae sa passenger seat. Low-key nga, tugon naman ni Emily. Ripped jeans at printed shirt na nga lang ang sinuot ko. You'll stand out in the crowd. Are you low-key praising me? Panunod yun ni Emily sa kanya. Kumunot ang noon ni Arthur. Hindi na siya nagkomento. Lahat ng sasabihin niya will be used against him anyway. Kaya mas okay nilang manahimik. Sa isang coffee shop sa tanay sila nagtungo. Maganda roon, Instagramable ang lugar. Malakas ang hangin, kaya naman walang choice si Emily kundi itali ang buhok. Medyo magulo ang pagkakatali pero maganda pa rin naman ito. Ang ganda rito. Kaya lang parang may bagyo. Komento ni Emily. Natawa naman si Arthur. My friend recommended this place. This is actually a nice place. Kitang-kita ang city lights mula rito sa kinauupuan natin. At masarap din ang pagkain. I just wished I ordered hot coffee instead of this frap. Are you cold? Hinubad ni Arthur ang suot na coat at ibinigay yun kay Emily. Hindi mo lang isinuot sa akin. Sa isip-isip ni Emily habang naghahaba ang huso. Ang dami-dami nakatingin, hindi man lang magpanggap na sweet. Nakabusangot pa rin ang mukha niya habang isinusuot ang coat ni Arthur. What's wrong? Tanong pa ni Arthur na manhid. Wala. Aniya na inirapan ng lalaki. Eh bakit nakabusangot ang mukha mo? Wala nga. Malamig pa rin ba? Bago pa makasagot si Emily ay pinagsiklop na ni Arthur ang mga kamay nila. Bakit kasi frap ang in-order mo? Tanong pa nito. Parang baliwala lang naman dito ang pagkakasiklop ng mga palad nila. Siya lang ang affected? Hindi kasi mawala ang mga mata niya sa mga kamay nila. Hindi niya yun expected. Pasimpleng umiling si Emily. Ginagawa lang yun ni Arthur dahil kailangan nilang mag-display ng affection in public. Kasama yun sa usapan nila. Kailangan nilang pagmukhaing totoo ang relasyon nila. Tama, yun nga yun. Aniya sa sarili. Bakit na pala nagyayari ito? Tanong ni Emily sa lalaki nang masyado nang nakakabingi ang katahimikan sa pagitan nila. Para tigilan mo ng kakalista ng rules, masyado ka ng bored. Natawa si Emily. Anong bored? Ang dami ko ang time, di ba? Instead of writing our rules, bakit hindi ka maghanap ng ibang pagkakaabalahan? I wrote some articles today. Masyado kang judgmental. Wala kang planong sumunod sa yapak ng mga magulang mo? Curious na tanong ni Arthur. Yapak nila? Alin doon? Maging businesswoman o sumabak sa politika? Both. I'm contented with my life, Arthur. So the answer is no. E sa modeling, bakit parang minamaliit mo ang trabaho ko? Kunot ang noong tanong ni Emily matapos lingunin si Arthur. Magkatabi sila at nakaharap sa city lights. At sino naman ang nagsabi nun? Ikaw lagi mong minamasama ang sinasabi ko.
Alam ko naman na hindi pang habang buhay ang modeling at hindi rin regular ng trabaho, pero nasusustain naman nun ang mga needs and wants ko. Just in case you don't know, hindi ako nanghihingi ng panggastos sa parents ko. Defensive pa niyang wika. Defensive ka na naman. Hindi ka naman inaano. Reklamo ni Arthur. Wala naman ako sinabing masama sa line of job mo. Oo na. Bigla ay natahimik sila. Pero si Arthur na rin ang bumasag sa katahimikan. Nakausap mo na ba si Alonzo? Out of the blue ay tanong ni Arthur. Nakausap kami. Bakit? He's coming home soon. You have to be ready. Kasama niyang babalik ang dati niyang asawa at ang anak nila. I won't be surprised. Ako ang nagsabi sa kanyang sundin ang puso niya. I left him in Siargao knowing that Melody is there. Why did you do it, by the way? Napatingin sa gwapong mukha ni Arthur si Emily. Alin? Ang magparaya? Oo. I cannot make him happy. Ayoko namang itali siya sa akin kahit alam kong nasa ibang tao ang puso niya. Ayoko maging makasarili. Hindi rin naman ako magiging masaya. Magiging okay rin ang lahat pagdating ng tamang panahon. Did you just console me? Natatawang tanong ni Emily kay Arthur. Why? Kunot ang noong tanong ni Arthur. Akala ko ang inisin at imak lang akong alam mo. Ikaw lang naman ang lagi nag-iisip na kaaway mo ko. For your information, teammates tayo rito. Teammates? Nakangiting tanong ni Emily. I like that. At least may kakampi siya. Ewan niya ba kung bakit pero nagbigay yun ng comfort sa kanya na merong isang taong naroon para sa kanya anuman ang mangyari. Naging masaya ang araw na yun ni Emily. Kahit paano ay nabawasan ang stress niya dahil sa pagkukulong sa bahay at sa nangyaring eskandalo. Nalaman din niyang okay naman pala ka-bonding si Arthur. Hindi boring, kahit na madalas siyang suplahin at asarin sa mga sinasabi niya. Nakabalik na si Alonzo. Pagbabalita ni Arthur kay Emily nang dalawin nito ang dalaga sa bahay makalipas ang ilang araw. Lalabas sana sila para mayroon ulit silang public appearance. Ngunit may dysmenorrhea si Emily, kaya sinabi niya kay Arthur na ipagpaliban na lang nila ang paglabas. Alam ko, tipid na sagot ni Emily. Gusto mo ba siyang makausap? Hindi pa siguro ngayon. He's asking about us. Anong sabi mo? Ang totoo lang. Tumango si Emily. Anong sabi niya? Gusto ka raw niyang makausap at personal siyang mag-apologize sa'yo. He apologized over the phone and that's enough. May plano nga pala siyang pakasalan ulit si Melody. Hindi na iwasan ni Emily na ikunot ang noo. Bakit ba nananakit ang Arthur na ito? Hindi naman siya nagtatanong kwento ng kwento. Good for him. Sagot lang niya. Plastic. Pangaalas ka sa kanya ng lalaki. Ako lang ang kaharap mo. Pwede mong i-badmouth si Alonzo, uy. At bakit ko naman yung gagawin? Inirapan niya si Arthur. Para gumaan ang pakiramdam mo. Gusto mong gumaan ang pakiramdam ko? Ibili mo ko ng ice cream. Ang sakit ng puson ko. Pailing-iling si Arthur, ngunit umorder naman ito sa Grab. Dahil naroon na rin ang lalaki ay pinag-usapan na rin nila ang kasal. Sa susunod na linggo ay imimit na nila ang wedding organizer. Hindi siya na-excite, ngunit hindi rin naman siya against na against sa kasal nila. Ewan ba niya? Hindi na rin niya naiintindihan ang sarili. Let's not invite too many people. Ani Emily. Tell that to your dad. I want an intimate wedding, Arthur. Kahit naman ako, pero hindi natin sila pwedeng suwayin. Walang magandang maidudulot ang pagsuway sa kanila. Minsan, naiisip kong ang malas-malas ko na presidente ng Pilipinas ang tatay ko. Wala akong kalayaan. Miski sa sarili kong kasal, kailangan silang masunod. Bear with it. Pareho tayong makakataka sa pamilya natin kapag nagpakasal tayo. Siguro naman, hindi na tayo papakialaman ng mga yun kung nakabukod na tayo sa kanila. I hope so. At hindi rin naman kita papakialaman, Emily, kapag kasal na tayo. Tulad ng napagkasunduan,
Wala tayong pakialamanan. Same here. 2 months later. I think you should talk to Alonso before we get married. Ani Arthur kay Emily. Nasa isa silang restaurant. Niyaya ni Arthur ang nobya na mag-dinner. Bakit pa? Hindi ka umaten sa kasal nila ni Melody. Bitter ka pa rin ba? Hindi naman. Ayoko lang pilitin ang sarili ko. Makikita at makikita mo sila kapag naging parte ka ng pamilya namin. I just don't like things to be awkward between the three of you. Pero sabi mo nga, hindi na kita pipilitin. Thanks. Next week na kasal. Wala nang atrasan. Imbes ay sabi ni Arthur. Papatayin ako ng daddy ko kapag umatras ako. Natawa si Arthur. Pwede naman tayo magpaanal. Huwag ka mag-alala. Hindi pa nga tayo nagpapakasal. Annulment na ang iniisip mo. Ani Emily na inirapan pa si Arthur. You're the one who puts that in our contract. Kahit na. Ang lakas talaga ng toyo mo, Emily. Reklamo ni Arthur na napapangiti. Naaaliw sa dalaga. Makalipas ang isang linggo ay natagpuan na lang ni Emily ang sariling naglalakad sa altar. Naroon si Arthur. Guwapong-guwapo sa suot na puting suit at naghihintay sa kanya. Hindi niya kayang ipaliwanag pero masaya siyang ito ang naghihintay sa kanya roon. Hindi na siya sobrang tutol sa kasal na yon kumpara noong una. She found a friend in Arthur. Kalmado siya kapag naroon ng lalaki. Alam niyang may back up sa kanya kahit pumalpak siya. Nakangiti ang lalaki nang magtagpo ang kanilang mga mata. Nagmano ito sa mga magulang niya bago hinawakan ang kanyang kamay. Bagay naman pala sa iyo ang dress mo. Bulong pa nito sa kanya. Napangiti siyang lalo. Ilang araw na kasi siyang nagre-reklamo na parang hindi bagay sa kanyang wedding dress niya. Masikip. Bulong niya sa lalaki. Tumaba siya ng kaunti. Humagik-hik si Arthur. Sabihin mo kay Father na bilisan ng seremonya para makahinga ka ng maayos. Mahina silang tumawa. Mabuti na lang din at dininig ng langit ang dasal niya. Hindi masyadong matagal ang seremonya ng pari, kaya nakapagpalit agad siya ng bestida. Ang daming tao sa reception at hindi naman lahat yun ay kilala ni Emily. Mas mukha yung political gathering kaysa kasal. Sa susunod na kasal ko, baka sarili kong pamilya ang hindi ko imbitahin. Ani Emily kay Arthur. Natawa naman si Arthur. If you do that, I might do the same. Kita mo mga bisita natin? Iilan lang ang kilala natin. Yung intimate wedding na gusto natin, hindi nasunod. True. Pero talagang may bala ka pang magpakasal ulit, ha? Oo naman. Ano, ikaw lang ang may karapatang lumigaya? Nagkatawanan na naman sila. Everyone might think that they're a happy couple, na genuine ang kaligayahan at pagmamahal sa pagitan nila. But they were more like friends trying to enjoy the gathering. Sa bahay ni Arthur sila pansamantalang nanunuluyan. Hindi pa kasi tapos ang simpleng bahay na ipinapatayo ni Arthur sa loob ng farm nito sa Cavite. Kasama siya ni Arthur noong bilhin ang malawak na lupain. 2 buwan na rin ang nakakaraan. Maraming plano si Arthur sa farm na yon at nai-excite siya para rito. Bigla nga ay nagkaroon siya ng ibang pangarap. Gusto niyang magtayo ng sariling coffee shop na malapit sa farm. May supplier na siya kapag naisaayos na ang mga pananim na kape sa farm ni Arthur. Sa sofa na lang ako matutulog, Emily. Iisa lang ang kwarto rito sa pad ko at ikaw nang matulog dun. Ani Arthur. Nakakahiya naman sa'yo. Ay, nahihiya ka rin pala sa akin. Sarkastiko ang sabi ni Arthur sa kanya. Grabe ka naman. Siyempre naman, no? Natatawang tugon niya. Malaki naman ang sofa sa sala, kaya huwag ka mag-alala. Lumipat na tayo agad kapag okay na ang bahay mo sa farm. Parang mas excited ka na sa akin ngayon, ah. Mas gusto ko ang hangin doon. At saka magpapagawa ako ng coffee shop doon. Bawal kang tumanggi. We're married at hindi pa annulled. Tumatanggi ba ako? Gawin mo ang gusto mo, Emily. Walang kaso yun sa akin. Ayaw din naman kitang buruhin sa bahay. Mas okay yung may pinagkakaabalahan ka na gusto mo talagang gawin. Hindi rin nagtagal ay nakalipat na ang mag-asawa sa Cavite.
Hindi alam ni Emily na mag-e-enjoy siya sa proseso ng paglipat sa bagong lugar. Siya ang nag-decide mula sa kaliit-liit ang detalye sa bahay nila. At nagpapasalamat siya na hindi nainis si Arthur sa lahat ng kaartehan niya. Hinahayaan lang siya nito na tila ba tunay na tunay silang mag-asawa at walang agreement na namamagitan. Kaya naman mas lalo siyang natutuwa at nagpapahanga sa kabaitan ni Arthur. Paano to? I can't cook. Problemadong sabi ni Emily nang dumilim na at wala pa silang pagkain. Naging abala kasi sila sa paglagay ng mga furniture sa front porch. Hindi ka naman talaga magluluto para sa akin, di ba? Nakalagay yun sa rolls mo. Buska at paalala ni Arthur sa kanya. Forget that. Hindi talaga kita maipagluluto dahil hindi ako marunong. But if I can, baka nagluluto na ako ngayon. Natawa si Arthur. Huwag kang mag-alala. Binilinan ko si Aling Nena na magluto ng hapunan. Katiwala ni Arthur si Ka Nena at ang pamilya nito. Merong maliit na bahay ang ginang sa loob ng farm. Ipinagawa yun ni Arthur. Mabuti na lang at dumating din agad si Aling Nena bitbit ang pagkain na ipinaluto ni Arthur dahil gutom na siya. Salamat ho, ani Emily sa ginang. Bukas po baka pwedeng ipagluto niyo ulit kami tapos dito na tayo kumain lahat. Nag-beautiful eyes pa si Emily upang hindi makatanggi ang ginang. Walang problema ma'am. Nakangiting sagot ni Aling Nena. Nambubudol ka na naman dyan. Abat magugutom tayo kapag wala si Aling Nena. Ngumiti si Arthur at bumaling sa matanda. Pasensya ka na, takot na takot magutom ang asawa ko, Aling Nena. Natawa ang ginang at hinampas naman ni Emily si Arthur. Nagpaalam na rin ang matanda sa kanila. Ang sarap! Tuwang-tuwa si Emily nang kumakain na sila sa hapag. Pang-restaurantong iniho na liyempo ni Aling Nena. May ensiladang mangga pa na hindi tinigilan ni Emily hanggat hindi nasisimot. Mukhang dodoble ang timbang niya sa lugar na yon. Kinabukasan ay naabutan ni Emily na nagluluto si Aling Nena. Good morning ho! Bati ni Emily sa ginang. Mukhang nagulat pa ito sa presensya niya. May kailangan po kayo ma'am? Magalang na tanong ng ginang sa kanya. Wala naman po, makikigulo lang ako rito sa kusina. Nginitian siya nito. Aling Nena, pwede mo ba akong turuan magluto? Po? Nakakahiya naman kasi sa asawa ko. Kahit itong itlog, hindi ko mailuto para sa kanya. Paano kapag wala ka? Paano kaming dalawa? Natatawang sabi ni Emily. Madali lang naman pong magprito. Ani Aling Nena at saka siya tinuruan. Nagaksaya siya ng halos isang dosen ng itlog bago niya na perfect ang sunny side up. Ma'am, baka pagalitan ako ni Sir Arthur. Ang dami niyong talsik na mantika, tapos ang daming nasayang na itlog. Mahal pa naman ngayon ang itlog. Nag-aalala lang sabi ni Aling Nena. Ako naman po ang may kasalanan, hindi ko nun pagagalitan. Mamaya po ulit, pwede ba ako makialam sa pagluluto niyo? Nakangiwing tanong ni Emily. Feeling kasi niya, imbes na makatulong ay pinapahirapan niya lang si Aling Nena. Wala pong problema, Ma'am Emily. Magiliw na tugon ng ginang. Mukhang hindi naman ito naiinis sa kanya. O baka hindi lang ito maipakita ang inis. Napansin agad ni Arthur ang mga talsik ng mantika sa braso niya habang nag-aagahan sila. Anong ginawa mo? Mukhang nakipaglaro ka sa mantika. Natatawang tanong ito. Nagprito ako. Aniya sa kainirapan si Arthur. Pinagtatawanan mo pa ako. Hindi mo naman kailangan magprito. Tingnan mo ang nangyari sa'yo. Eh gusto ko kasing matuto. Paano na lang kapag wala si Aling Nena? Paano tayo kakain? Oo na. Good job. Hindi niya alam kung inaalas ko ba siya nito o ano. Pagkatapos kumain ay pinahiran nito ng ointment ang mga talsik ng mantika sa kanyang balat. You don't have to do that. Pigil niya kay Arthur. Baka pagalitan ako ng daddy mo. Ang OA naman niya kapag pinagalitan ka niya. Mantika lang yan, hindi naman tama ng baril. Ani yan ang tumirik pa mga mata. Basta, gamutin na natin yan at papangit ang balat mo. Fine. Mamaya magpapaturo ako ulit kay Aling Nena para sa susunod ako na magluluto ng pagkain nating dalawa.
Hindi sumagot si Arthur. Patango-tango lang habang nakangiti. Oo nga pala, Emily. I have to go to Manila later. Sasama ka? Hindi na. May session kami ni Aling Nena. Anong gagawin mo sa Manila? Business meeting. May kaibigan ako naghahanap ng supplier ng organic products. Wala ka pa namang products ha. Nakatanim pa lahat. In a few months, may aanihin na. Mabuti nang mayroong pagbebentahan. May plano rin ako mag-expand pa kaya may kakausapin akong business expert sa ganitong line of business. Baka gabihin na ako. Will you be okay here? Oo naman oh. Hindi naman ako bata. Pagdating ng tanghali ay nakigulo na naman si Emily kay Aling Nena. Umalis na si Arthur kaya ang pamilya ni Aling Nena ang kasabay niyang nananghalian. Inabala niya ang sarili sa pakikinig sa mga lecture ni Aling Nena sa pagluluto. Ngunit kinahapunan ay naiinip na siya. Mag-isa lang siya sa bahay. Hindi man lang mag-update kung nasa na siya. Inis niyang wika habang nakatingin sa cellphone. Hindi rin naman niya magawang tawagan si Arthur dahil ayaw niyang magmukhang clingy. Ano nga ulit ang pangalan ng kamiting niya? Tanong niya sa sarili. Bea Galang. Sagot niya sa sarili sa kahinanap ang Instagram account ng babae. Sabi kasi ni Arthur ay sikat sa social media ang babae dahil nga sa organic restaurant nito. Puro socialite at celebrities daw ang customer. Napadiretso ng upo si Emily nang makitang mukhang diyosa naman pala si Bea Galang. Kahit wala itong sikat na restaurant, ay pihadong dadami ang followers sa social media dahil sa sobrang ganda. At ito ang kamiting ni Arthur? Kumpirmado ang hula niya nang makita niya ang recent post ni Bea. Naka-abrisyete pa ito kay Arthur at mukhang ang saya-saya ng dalawa. Eh ano naman, Emily? Tanong niya sa sarili. Hindi ako apektado. Tugon niya rin sa sarili. Hala, nababaliw na yata siya. Kinakausap niya ang sarili. Kaysa tuluyang mabaliw ay naligo na lang siya at natulog. Pagising niya ay alas 8 na ng gabi. Wala na siyang itutulog pa. Malamang umaga na siyang makakatulog. Ano na naman kaya ang gagawin niya magdamag? Bumaba siya upang silipin kung nakauwi na si Arthur. Wala pa rin ang magaling. Hindi na niya pinigilan ang sarili. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ng lalaki. Nasaan ka na? Tanong agad niya nang sumagot si Arthur. Walang hello-hello. Pauwi na. Bakit parang galit ka? Umaga ka pa umalis. Ni hindi ka man lang mag-text kung nasaan ka. May kasama ka sa bahay, baka nakakalimutan mo. Paninermo niya sa lalaki. I'm sorry. I just thought that you're not interested with my whereabouts. Aba, syempre mag-aalala ako. Magkasama tayo rito sa bahay. Ano ba naman yung sabihin mo kung nakarating ka sa meeting mo ng safe? Konsiderasyon ang tawag doon, just in case hindi mo alam. Okay, sorry. Parang natatawa pang sabi ni Arthur mula sa kabilang linya. Hindi na mauulit. Nasaan ka na nga? Malapit na. May gusto ka ba? Nag-dinner ka na? Hindi pa. Kaya naman pala mainit ang ulo. Ewan ko sa'yo, Arthur. Umira pa si Emily kahit hindi nakikita ang kausap. Hindi ba nagluto si Aling Nena? Hindi ko alam. Kakagising ko lang. Okay, I'll just buy food. Hintayin mo ako. Wala naman akong choice kung hihintayin ka. Nagkakanda haba ang usong sabi ni Emily. Hindi nagtagal ay dumating din si Arthur. Ngunit inis na inis pa rin si Emily. Kaya pinaulanan niya ng irap ang lalaki. Huwag ka nang tuyuin. Ani Arthur na hinawakan ng kanyang kamay para marahan siyang hilahin patungo sa hapagkainan. Wala akong toyo. Hindi nga halata. Habang kumakain ay nagkwento si Arthur tungkol sa meeting nito. Ngunit busangot pa rin ang mukha ni Emily. Nagtatampo ka pa rin ba? Tanong ni Arthur. Bakit naman ako magtatampo? Dahil hindi ako nag-update? Sorry na nga, hindi ko naman alam na gusto mo ang ganun. Actually, hindi rin niya alam yun. Hindi naman siya noon nagtatampo kay Alonso dahil hindi siya ina-update. Pero ngayon kay Arthur ay inis na inis siya. Isama pa naman ladyosa ang kamiting nito. Well, may laban na rin naman siya kay Bea. Mas maputi nga lang yun ang ilang kuskus sa kanya.
Emily, gusto nga palang dumalaw ni Bea rito sa farm. Nasabi ko nga rin sa kanyang gusto mong magtayo ng coffee shop. Pwede ka raw niyang tulungan kung gusto mo. Wala naman siyang coffee shop ah. Anong maitutulong niya? Pagtataray niya. Diyos ko, ano bang nangyayari sa kanya? Well, she's running a restaurant. I'm sure may mga ideas and insights siya para sa magiging shop mo. Marami naman akong pwedeng pagtanungan. Do you know her? May past ba kayong hindi ko alam at parang inis ka yata sa kanya? Nakahalata na nga si Arthur. I don't know her. Eh bakit parang ayaw mo sa kanya? Anong pinagsasabi mo? Ano yan na inirapan pa si Arthur? You slept on the wrong side of the bed, Emily. Ang sungit-sungit mo. May period ka ba? Hindi niya pinansin si Arthur. Itinuloy na lang niya ang pagkain. Bumili ako ng ice cream, sabi ni Arthur kapag kuwan. Hindi pa rin umimik si Emily, ngunit tinanggap niya ang ice cream nang iabot yun ni Arthur sa kanya. Hey, I swear I won't do that again. Huwag ka nang magtoyo, please. Panunuyo ni Arthur. Nanghahaba ang uso na inirapan lang niya ang lalaki. Pagkatapos kumain ay nanonood na lang ng TV si Emily. Kailangan niyang aliwin ang sarili dahil malamang na umaga na siya matutulog. Nagulat siya nang maupo si Arthur sa tabi niya. Bakit hindi ka pa matulog? Mukhang pagod ka. Aniya sa lalaki. Wala kang kasamang manood eh. Wala nga akong kasamang maghapon. Carry ko naman. Pagpaparinig niya. Yan na naman siya. Natatawang sabi ni Arthur. Hand massage. Gusto mo? Dinadaan mo ako sa ganyan. Bago pa siya makatanggi ay minasahin na ni Arthur ang kamay niya. Dahil masarap yun sa pakiramdam ay hinayaan na niya. Nagulat na lang siya na bigla itong tumigil. Nakatulog na pala. Habang tulog ang lalaki ay malaya niya itong pinagmasdan. Naisip niya rin kung tama ba ang ginawa niyang pagsasungit dito. Sorry. Aniya sa lalaki kahit hindi naman siya nito naririnig. Baka kasi hindi niya na yun masabi rito pagising nito. Ewan nga rin niya sa sarili kung bakit inis na inis siya rito. Samantalang wala naman itong ginagawang masama. Siya ang palaging nagsasabing wala silang pakialam sa isa't isa. Anong inaarte niya na hindi man lang ito nag-update sa kanya? Magjowa ba sila? Hindi naman. Asawa mo lang naman ako, no? Pabulong niyang sabi. Siguro naman may karapatan akong malaman kung nasaan ka at anong ginagawa mo. Nagulat si Emily nang hilahin siya ni Arthur palapit dito. Nakaakbay ito sa kanya at siya naman ay napayakap sa tiyan nitong flat. Nakakainis. Bakit yun pang napansin niya? Siyempre may karapatan ka, ani Arthur. Diyos ko! Hiyaw ni Emily sa isip. Nakakahiya siya. Gising pala ito. Hinampas niya ang lalaki ng marahan sa dibdib para mapagtakpan ang kahihiyan. Ising ka pala? Inis niyang sabi rito. Ang ingay mo kasi eh. Hindi man nakatingin si Emily sa mukha ni Arthur ay alam niyang nakangiti ito. Hindi na mauulit. Promise. Sabi pa ni Arthur na napapangiti kahit nakapikit. Oo na. Ngumiti na rin siya. Ayan na naman. Nakatitig na naman siya sa magandang dimple nito at gwapong mukha. Sa hiya ay nagpaalam na lang siya sa lalaki na matutulog na sa kwarto kahit na hindi pa naman siya inaantok. Makalipas ang ilang araw ay tinutuo nga ni Arthur na payagang bisitahin ni Bea ang farm nila. Emily, this is Bea. Pag-i-introduce ni Arthur sa kaibigan nito sa kanya. Nice to meet you. Ani Emily sa babae. Nakangiting iniabot ni Bea ang kamay sa kanya. Siyempre ay tinanggap niya yon, kundi ay lalabas na naman siyang kontrabida. Siya na naman ang may attitude problem kapag nagsungit siya. Ngunit hindi niya talaga feel si Bea. Nai-insecure ba siya sa kagandahan nito? Maganda rin naman ako. Pagtatanggol niya sa sarili. Mas maliit lang ang mukha niya at mas sexy siya sa akin sa personal. Pero maganda rin naman ako. Ang kulay nila ay hindi naman pala nagkakalayo. Sa picture lang mukhang mas maputi si Bea. Teka nga, bakit ba siya nakikipagkompetensya? Kaibigan lang naman ito ni Arthur.
Ngunit ibang sinasabi ng instinct niya. May something si Bea na ito na hindi niya talaga gusto. At unang-una na roon ang mga simpleng pagkapit nito kay Arthur. Nang mag-tour nga ito sa farm ay ito pa ang katabi ni Arthur at siya ang nasa likod. Hindi siya makasingit. Kaya noong nasa kalagitnaan na ay nagpaalam siya sa mga itong mag-i-stay na muna siya sa kubong pahingahan sa loob ng farm. Okay ka lang, Ma'am Emily? Tanong ng dalagitang anak ni Aling Nena. Oo, Roxanne. Mukha po kasing mainit ang ulo niyo. Ha? Gulat niyang tanong. Bigla ay inayos niya ang mukha. Hindi siya aware na mukha siyang galit. Naiinis po ba kayo sa bisita ni Sir Arthur? Panunod yun ni Roxanne sa kanya. Hindi ah. Bakit naman? Ewan ko po. Mukha lang talagang naiinis kayo. Naiinitan lang ako. Pagdadahilan niya. Gusto niyo po ng juice? Ipagtitimpla ko po kayo. Kape na lang. Po? Gusto ka ng kape? Akala ko po naiinitan kayo. Bakit po kape ang gusto niyo? Bakit pa mas marunong pa ito sa kanya? Hindi na siya nagsalita, ngunit alam niyang napasimangot siya. Sige po, ipagtitimpla ko na po kayo ng kape. Nakangiwing sabi ni Roxanne. Mukhang nakahalata na inis siya. Nang matikman ang kape ay gumaan kahit paano ang pakiramdam ni Emily. Hindi niya pa yun nauubos ay dumating na sa kubo si ng Arthur at Bea. Bad trip. Sa isip-isip niya. Naging conscious siya sa kanyang mga reaksyon. Hindi niya kasi alam na sumisimangot pala siya nang hindi niya sinasadya. Halos mag-crack ang pisngi niya ngayon sa pagpipilit ng umiti. This farm is promising. I'm glad that you're finally doing something that you love to do. Ani Bea kay Arthur. Sinabi mo pa. About the coffee shop. Wala nang naintindihan si Emily sa mga sinasabi ni Bea. Dahil ang atensyon niya ay napunta sa kaalamang maraming alam ang babae tungkol kay Arthur. Feeling nga niya ay mas marami pa itong alam tungkol sa lalaki kaysa sa kanya na naturingang asawa. Pero ano bang ina-expect niya? Sa papel lang naman sila mag-asawa. Ito na naman ang insecurity na hindi niya alam kung saan ang gagaling. Friendly naman si Bea, pero kompetensya ang tingin niya rito. Bago dumilim ay nagpaalam na rin ang babae. I'll visit you again when I have time. Sabi pa ng babae bago tuluyang umalis. You don't have to. Pasusot na sabi ni Emily sa isip. Habang nakamasid sa dalawa na nagpapaalamanan. Hanggang sa makaalis si Bea ay naiinis pa rin siya. Hindi lamang niya pinapahalata sa asawa niya. Parang sobrang close kayo ni Bea. Hindi napigil ang sabi ni Emily habang naghahaponan na sila ni Arthur. College friends kami. Simpleng sagot ni Arthur. Lang? Nalukot ang noo ni Arthur. What do you mean, Emily? Friends lang kayo? Talaga ba? Well, you can be honest, Arthur. Wala naman tayong relasyon. Ani niya sa lalaki. Fine. I courted her. During college ba? No. Before the scandal. What? Just recently? Gulat niyang tanong. Yes. Pero hindi natuloy kasi nga hindi nito maituloy ang sinasabi. In short, siya pala talaga ang kontrabida sa dalawa. Sorry, Arthur. For what? Dahil napurnada ang love story niyo ni Bea dahil sa akin. Okay lang. Naiintindihan naman niya. Wow. Sarkastiko ang sabi niya sa isip. So, she knew the situation? Tumango si Arthur. Paano naman ako magsisinungaling sa kanya? Ipinaliwanag ko na lang na maayos at naiintindihan naman niya. Ngayon magkaibigan pa rin kami. That's good to hear. Labas sa ilong niyang wika. Pakiramdam ni Emily ay nawalan siya ng gana. Busog ka na? Tanong ni Arthur nang makitang hindi na niya ginagalaw ang pagkain sa kanyang harap. Oo, nagmerienda kasi kami ni Roxanne kanina. Ah, kaya pala. Mukhang close na kayo ng panganay ni Aling Nena. Yeah, madaldal kasi siya at friendly.
Mabuti naman kung ganun, para may nakakausap ka rito kapag wala ako. May sasabihin pala ako sa'yo, Emily. Ano yun? Nagtatanong si Alonso kung pwede silang dumalaw ni Melody rito. Ani Arthur sa kanya. Kumunot ang noon ni Emily. Anong sabi mo? Ang sabi ko, tatanungin muna kita. If you're still uncomfortable, wag na lang muna. Ayaw ko namang isipin niyang bitter pa rin ako. Hindi nga ba? Sabay ngisi ni Arthur na tila nang aasar. Hindi na. So, pwede ko ba silang papuntahin rito? Ikaw ang bahala. This is your place. Pwede mong pupuntahin kahit na sino pang gusto mo. Tugon niya. Pinapunta mo nga ang Bea na yun dito eh. Sa isip-isip niya. Okay, I'll call him later. Pagkatapos kumain ay nagtungo si Emily sa kubo. Naabutan niya roon si Roxanne. Gusto sana niyang mapag-isa, ngunit wala siyang choice kundi tiisin ang kadaldalan ng dalagita. Okay ka na, ma'am? Tanong ni Roxanne sa kanya. Okay lang naman talaga ako. Weh, imbes ay sagot ng dalagita. Ikaw na bata ka, intrigera ka masyado. Saway niya rito. Ma'am, okay lang naman na hindi maging okay. Lalo na kapag may umaaligid na higad sa asawa niyo. Ang gwapo pa naman ni sir. Imbes ay sabi pa ni Roxanne. At saan mo naman natutunan yan? Kay bata-bata mo pa alam mo na mga ganyang bagay. Patuloy niya sa paninermon. Ma'am, 16 na ako. Hindi naman ako 6 years old. Kaya pwede mo akong kwentuhan kung gusto mo. Kung gusto mo lang naman. Una sa lahat, dapat libro ang inaatupag mo at hindi ang love life ko. Pangalawa, anong klase akong adult ko sa isang 16 years old ako magkukwento? Gusto mong pareho tayong paggalitan ng nanay mo? Nasa ganoong paninermon siya kay Roxanne nang dumating si Kiko, ang tiyuhin ng dalagita. Bunsong kapatid ni Aling Nena si Kiko at doon din nagtatrabaho sa farm. Ang alam niya ay tapos sa kursong agriculture ang lalaki at malaki ang ambag nito sa farm na yon mula noong umpisa. Tiwala rito ang asawa niya. Roxanne, anong ginagawa mo riyan? Tanong ni Kiko sa pamangkin. Umuwi ka na at gabi na. Nang umalis si Roxanne ay binati siya ng lalaki. Ngunit ak mga alis na rin agad. Saan ka pupunta? Tanong niya kay Kiko. Babalik na po ako sa kubo ko. Nakangiting sagot ng lalaki. Pero rito ka ba dapat pupunta sa kubo na to? Opo, magkakape sana habang nagpapahangin. O sige, magkape ka na. Huwag ka nang mailang sa akin. Maya-maya aalis na rin naman ako at babalik na sa bahay. Okay lang po talaga? Oo naman. Bali, walang tugon niya. Ikaw ma'am, kape? Sige, salamat. Habang nagkakape ay ramdam ni Emily ang pagkailang ni Kiko sa kanya. Kaya siya na ang kumausap dito. Kiko, tawag niya sa lalaki. Yes, ma'am. May tanong ako sa'yo. Ano po yun? Halimbawa, napilitan ka lang pakasalan ng isang babae dahil yun ang gusto ng pamilya mo. Tapos nandiyan yung babaeng nililigawan mo bago ka nagpakasal. Wawala ba agad ang feelings mo rin sa babaeng nililigawan mo dati? I mean, may chance bang ma-inlove ka rin sa babaeng napilitan ka lang pakasalan kahit hindi mo naman talaga siya gusto nung una? Maging si Emily ay naguluhan sa sarili niyang tanong. At bakit ba kasi bagabag na bagabag ang kalooban niya kay Bea? Oras na yata para umamin siyang nanguhulog na siya kay Arthur. Sarili na lang naman niya ang niloloko niya kapag sinabi niyang hindi niya pa rin gusto ang lalaki. And being with him these past few months, na-realize niyang hindi naman pala masamang ideya ang pakasalan ito. Para na siyang may kaibigan at asawa sa katawan ng isang tao. Nasasabi niya rito ang lahat. Higit sa lahat, pakiramdam niya talaga ay may kakampi siya dahil dito. Depende po sa lalim ng damdamin ko rin sa nililigawan ko. Sagot ni Kiko. Mukhang nagets naman ito ang magulo niyang tanong. Una po, naniligaw pa lang ako. Wala po kaming relasyon. Pangalawa, hindi naman po siguro ako magpapakasal sa iba kung sobrang gusto ko yung nililigawan ko. Para sa akin lang naman po ito, ma'am ha. Kung mahal ko yung nililigawan ko, hindi ako magpapakasal sa babaeng hindi ko gusto.
Patango-tango lang si Emily. Nagustuhan niya ang sagot ni Kiko. Gusto niya tuloy itong bigyan ng Christmas bonus kahit malayo pa ang Pasko. Bago pa siya makapagkomento ay narinig niya ang pagtawag sa kanya ni Arthur. Anong ginagawa mo rito? Kunot ang noong tanong ng lalaki sa kanya. Nagpapahangin at nagkakape. Eksakto at may libre pang kakwentuhan dahil narito si Kiko. Hindi mo man lang ako inaya. Sumbat sa kanya ni Arthur. Akala ko busy ka eh. Pagdadahilan niya. Gusto mo ng kape? Ipagtitimpla ko kayo, sir. Singit ni Kiko. Sige, salamat. Tatlo na silang nagkukwentuhan maya-maya, ngunit iba na ang topic. Mabuti na lang at hindi bida-bida si Kiko at hindi na binanggit pa kung anong pinag-uusapan nila bago dumating si Arthur. Ang farm na ang topic, kung ano ang mga kailangan pang gawin doon at kung ano-ano pa. Hating gabi na noong bumalik silang mag-asawa sa bahay. Tinawagan ko si Alonzo. Ani Arthur bago siya magpaalam na matutulog na. Pupunta raw siya rito next week. Okay. Ani Emily na sinamahan pa ng pagtango. Hindi alam ni Emily kung dapat siyang matuwa, ngunit hindi na siya masyadong apektado sa pangalan ni Alonzo. Hindi na siya kinakabahan tulad ng dati. Sana ganoon pa rin siya kapag nagkaharap na sila ulit. Dumating nga si Alonzo sa farm makalipas ang isang linggo. He still looked guilty when he talked to her. Hinayaan sila ni Arthur na magkasarilinan, kaya naman niyaya niya si Alonzo na maglakad-lakad sa malawak na farm. Okay lang ako. Aniya sa lalaki. Sincero yun sa totoo lang. Feeling niya ay okay na siya. Alam ko nga kung rason kung bakit nangyari ang skandal na yun at napilitan kang pakasalan ng pinsan ko. Sa kanya ka dapat mag-sorry dahil napilitan siyang pakasalan ako. Naidamay pa natin siya. I did actually. At anong sabi niya? Wala naman daw problema sa kanya dahil makukuha na niya ang mana niya. Aray, visit na Alonzo to. Hindi man lang magdahan-dahan. Sana man lang ay hindi na nito yung binanggit. Pero nagtanong ka, diba? Sermon niya sa isip. Mabuti kung ganun. Sabi na lang niya kay Alonzo para mapagtakpan ang disappointment. I'm glad to see you doing well, Emily. Sobrang nagigilty pa rin ako sa nangyari. Enough na sa guilt, Alonzo. Believe me, I'm okay. Hindi ko man inaasahan pero nag-e-enjoy ako rito sa farm at sa company ni Arthur. Hindi niya ako pinababayaan. That's good to hear. Alam kong hindi pag-ibig ang dahilan kung bakit kayo nagpakasal. Pero sana ay doon kayo mapuntang dalawa. Ano bang sinasabi mo? You're starting to like him. Hindi kami ganoon ka-close ni Arthur kaya hindi ko alam kung paano siya babasahin. Pero hindi ka naman siguro niya isasama sa buhay na gusto niya. Dito sa farm, kung hindi siya masaya sa company mo. Aba, kailan ka pa naging love guru? Natawa si Alonzo. Mukhang okay ka na nga. Kanina ko pa sinasabi sa'yo na okay nga ako. Pambabara niya rito. Sa susunod, isama mo sina Melody at Yael dito. Gusto ko makilala ng maayos ang asawa mo. Matutuwa yun kapag nalaman niyang iniimbitahan mo siya rito. Guilty rin kasi ang asawa ko dahil feeling niya kami ang dahilan ng lahat ng to. Kung talagang guilty kayo, lagi niyo akong dalawin dito dahil kapag busy si Arthur, wala na akong makausap kundi yung madagdag na anak ng katiwala namin. Sure. Pero wala ka pa pang planong bumalik sa modeling? May mga offers na ako, kaya lang wala ako sa mood bumalik sa Maynila at makipagplastikan sa maraming tao. Kaya pa naman akong buhayin ni Arthur. Pabirong sabi niya pa. Hindi ka gugutumin ng pinsan ko, huwag kang mag-alala. Kahit maubos ang minana niya, marami pa rin kayong gulay rito at manok. Nagkatawanan sila. Bago bumalik sa bahay ay niyaka pa siya ni Alonzo. Thank you, Emily, for being happy. Gumaan ang loob ko kahit paano. Bulong nito sa kanya. Gumanti ng yakap si Emily habang nakangiti. Sa wakas ay tapos na ang kabanata ni Alonzo sa buhay niya. Nakamove on na nga talaga siya. Mukhang wala na nga ito sa puso niya. Hindi na siya nasasaktan at nagsiselos kahit paulit-ulit nitong banggitin si Melody. Nang mga sumunod na araw ay inis na inis si Emily.
Ilang araw nang laging abala si Arthur. Pabalik-balik din ito sa Maynila. Hindi man lang siya niyayaya at lalong hindi niya magawang magpresinta. Minsan nga ay inuumaga na ito ng uwi. Nagte-text naman pero madalang. At dahil doon ay lalo niya itong hindi kinikibo. Bahala to sa buhay nito. Hindi niya ipapaalam dito na nagngingit-ngit ang kalooban niya. Mabuti na nga lang at dumating sina Alonso at Melody kasamang anak ng mga ito ng araw na yon. At least ay hindi siya sobrang mabubor. Hinayaan ni Alonso na magkasarilinan sila Melody habang ito ay abala sa pakikipaglaro kay Yael. Masaya akong makitang okay ka sa buhay mo rito, Emily. Kung alam mo lang kung gaano kami kagilty na mag-asawa dahil sa papipilit nila sa'yo magpakasal kay Arthur. Okay na yun, Melody. Nakamove on ako. Isa pa, may dapat din akong ihingi ng sorry sa'yo. Hindi ko alam na asawa mo na si Alonso ng mga panahong pinipilit ko ang sarili ko sa kanya. Tanggap ko na ngayon na kayo ang tinadhana at lesson lang siya sa buhay ko. Nagkakamabutihan na ba kayo ni Arthur? Agad na napasimangot si Emily nang marinig ang pangalan ng asawa niya. May problema ba? Tanong muli ni Melody. Hindi pa nga umuwi yun mula pa kahapon. Doon muna raw siya sa pad niya sa Maynila at busy siya. Hindi naman sinabi kung saan siya busy. Baka busy kay Bea. Hindi na inisip ni Emily kung anong iisipin ni Melody. Basta naiinis siya. Wait. Bea? As in, Bea Galang? Oo, si Bea Galang. Ang nililigawan niya nung pakasalan niya ako. Baka na-realize niyang mahal niya pa rin ang Bea na yon kaya pabalik-balik siya sa Maynila. Wait, in love ka na ba kay Arthur? Nakangiting tanong ni Melody sa kanya. Maide-deny ko pa ba? Nakangiwing tanong ni Emily. Natawa si Melody. Hindi na, obvious naman eh. Tugon nito. Well, you have to fight for what's yours. Huwag kang gagaya sa akin. Alam mo kung anong ginawa ko noon? Umalis ako, at hindi yun nakatulong. Pero kahit umalis ka, nahanap ka pa rin ni Alonso. Mahal ka niya eh, at tinadhana kayo. Samantalang ako, mahal ba ako ni Arthur? Hindi naman. Kontrabida pa nga ako sa love story nila. Pero kasal kayo. Kahit na. Giit niya. Hindi naman niya ako mahal kahit nakasal kami. Si Bea pa rin ang nauna. As usual, extra na naman ako. Malungkot niyang wika. Bigla siyang naaawa sa sarili niya. Oo nga, lagi na lang siyang extra at kontrabida sa love life ng iba. Noon kay Melody at Alonso. Ngayon naman kay Arthur at Bea. Kailan ba siya magiging bida? Gusto mo bang puntahan natin si Arthur ngayon? Para sa naman? Para maipaglaban mo siya. May karapatan ka. Kasal kayo at alam ng lahat yun. Yun ang lamang mo sa akin. Dati hindi ako makalaban kasi tinatago namin ang relasyon namin. May point ka. Napapatakong sabi ni Emily. Kaya lang baka magalit naman sa akin si Arthur kapag ginambala ko sila ng Bea niya. E paano kung hindi magalit? Paano kung mahal ka rin pala niya? Mahal? Tingnan mo nga kung paano ako baliwalain ng lalaking yun. Pero sige, susubukan ko pa rin ipaglaban. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Agad ay gumayak siya patungo sa Manila. Hindi malaman ni Emily kung ano ang gagawin nang makita niyang lumabas ng bahay ni Bea si Arthur. Kasama niya si Melody at pinag-drive lang sila ni Kiko. Ayaw silang payagan ni Alonso, pero parehong matigas ang ulo nila ng asawa nito. Kaya yun, naiwan ang mag-ama sa farm kasama si Naroxan. Susundan ba natin si Sir Arthur, ma'am? Tanong ni Kiko. Oo. Hindi. Halos sabay nilang sagot ni Melody. Si Emily ang sumagot ng hindi. Ano po ba talaga? Naguguluhang tanong ni Kiko sa dalawa. Bakit hindi natin susundan, Emily? Nagtatakang tanong ni Melody sa kanya. Kakausapin ko lang muna ang Bea na yan. Bakit pa? Ang asawa mo ang dapat mong kausapin, hindi si Bea. Para malaman lang ni Bea kung sino ako sa buhay ni Arthur. Ikaw ang bahala. Tila napipilitang sabi ni Melody. Sasamahan ba kita? Hindi na.
Hintayin niyo na lang ako rito. Kinakabahan man ay lumabas si Emily mula sa kanilang sasakyan at nagmarcha patungo sa bahay ni Bea. Bahala na. Ani sa sarili bago kumatok sa pinto ng bahay ni Bea. Mukhang nagulat din si Bea nang mapagbuksan siya. Yes, what can I do for you? Layuan mo ang asawa ko. Diretso niyang sabi sa babae. Napakunot ng bahagya ang noon ni Bea. Ang mabuti pa sa kanya mo yan sabihin dahil hindi naman ako ang pumupunta sa kanya. Hindi mo malang ide-deny na may relasyon kayo? Bakit? Nakangising tanong ni Bea. Alam ko naman na napilitan lang siya pakasalan ka. Asawa mo? Pwede ba, Miss Acuesta? We know the truth. Mrs. Leviste, pagtatama niya kay Bea. Huwag mo akong piliting ipahiya ka pa para tantanan mo lang ang asawa ko. Eskandalo na naman? Panunuyan ito. Yun lang ba talaga ang kaya mong gawin? Naturingan ka pa namang anak ng presidente ng Pilipinas. Oo, kaya ko talaga. Kaya kapag nalaman ko lang na nakikipagkita ka pa sa asawa ko. What? Putol ni Bea sa sasapihin niya. Ano? Gagawin mo akong viral sa social media? Go ahead. Ikaw lang naman ang mapapahiya kapag nalaman ng mga tao ang totoong rason kung bakit kayo nagpakasal. Ganyan ka na lang ba lagi? Pipilit ang sarili mo sa mga lalaking hindi ka mahal? Napaka-pathetic mo. Hindi na nakatugon si Emily nang pagsarhan siya ni Bea ng pinto. Pakiramdam niya ay naubos na ang tapang niya. Paulit-ulit sa isip niya ang mga salitang ipipilit ang sarili. Noon nagsing-in sa kanyang lahat. Kinagawa niya kay Arthur ang ginawa niya noon kay Alonzo. At alam niya kung anong kahihinat na niyon. Gusto niya tuloy maiyak pero pinigilan niya. Imbes na umuwi sa Cavite ay nagpahatid sa bahay ng daddy niya si Emily. Sorry, nagbago ang plano. Ani Emily kay Melody. Sigurado ka ba magpapalamig ka muna? Oo, marami akong kailangan pag-isipan. Salamat Melody. Ingat kayo ni Kiko sa biyahe. Nagulat ang mga magulang ni Emily nang makita siya sa bahay. Nagtatanong ang mga ito, ngunit hindi siya nagpaliwanag. Ayaw niya makipag-usap sa mga taong hindi siya naiintindihan. Bago ibagsak ang sarili sa kama ay nag-text siya kay Arthur. Sinabi niya ritong mag-i-stay muna siya sa bahay ng kanyang mga magulang pansamantala. Pagkatapos niyon ay pinatay na niya ang cellphone niya. Kinabukasan ay lumabas siya para i-meet ang kaibigang abogado ng kuya niya. Gusto na niyang ayusin ang lahat. Mali ang rason kung bakit siya nagpakasal. Nais na niyang itama ang lahat. Tama si Bea. At ayaw na niyang ipilit ang sarili niya sa taong ayaw sa kanya. Annulment? Gulat na tanong ni Attorney Cardozo. Yes, Attorney. Pero kakakasal mo lang, hindi ba? I know. But our relationship isn't working. Marriage counselor ang kailangan niyo, Emily, hindi abogado. Attorney, ako ang nakakaalam kung anong kailangan namin ni Arthur. Giit ni Emily. Hindi madali ang annulment case. Isa pa, duda ako kung papayagan to ng daddy mo. How about Arthur? Alam niya ba to? Apparently, kilala rin ni Arthur si Attorney Cardozo. Hindi ko alam ang tungkol sa annulment, Lucas. Si Arthur yun na bigla na lang nagsalita. Nagulat si Emily na makita ang asawa. Anong ginagawa mo rito, Arthur? I-check kung anong kalokohan na naman tong ginagawa mo. Buisit na sagot ni Arthur. Binalingan nito si Attorney Cardozo. Pasensya ka na sa asawa ko, Lucas. Mag-uusap muna kami. Marahan siyang hinila ni Arthur palabas ng restaurant hanggang sa sasakyan nito. Hindi sila nag-uusap habang nagmamaneho si Arthur. Pagdating sa pad nito ay sakalang sila nag-usap. Care to explain what's happening, Emily? Tanong agad ni Arthur. I've been trying to call you after reading your message pero naka-off ang phone mo. Mabuti na lang at hindi ako umuwi kagabi sa Cavite. Kundi babiyahin na naman ako pabalik dito sa Manila para sunduin ka. Ano bang hindi mo naiintindihan? Pinalalaya na kitang Arthur. Total naman, istorbo lang ako sa relasyon niyo ni Bea. Hindi-hindi ko na ipipilit ang sarili ko sa'yo. Bea? Relasyon?
Saan naman ang galing yan? Tila gulong-gulong tanong ni Arthur. Huwag ka nang makaila pa. Alam kong doon ka galing kagabi. Nahuli na kita, kaya huwag na huwag ka magde-deny. Hindi naman ako nagde-deny. Galing talaga ako roon. May business kaming pinag-usapan. Actually, tungkol sa coffee shop mo. Nakakita na kasi ako ng space para roon. Hindi yan ang sinabi niya. Gigil na wika ni Emily. Hindi mo na naman kailangan magsinungaling sa akin, Arthur. Wala naman tayong relasyon eh. Okay lang kung may relasyon kayo. Di ba nasa agreement naman natin na walang pakialamanan? Hindi ako makikipagrelasyon sa iba dahil may asawa na ako, Emily. Kaya pala. Mangiyak-ngiyak na si Emily. Kinuwento niya rito ang mga sinabi ni Bea. Sinabi niya yun? Hindi makapaniwalang tanong ni Arthur. So gagawin mo pa akong sinungaling? No, I just can't believe na sinabi niya yun. Wala kaming relasyon at wala akong planong makipagrelasyon sa kahit na sino dahil kasal na ako. Believe it or not, I would like to remain faithful and loyal to you. Dahil takot ka sa daddy ko? Tanong niya saka inirapan si Arthur. Dahil mahal kita. Natigilan si Emily. Hindi niya alam kung tama ba ang dinig niya. Anong sabi mo? Mahal kita, Emily. Ulit na naman ni Arthur. Seryoso? Mukha ba akong nagbibiro? Kunot ang noong tanong din ni Arthur sa kanya. Kahit napilitan ka lang napakasalan ako? Inaamin ko naman, ang mana lang talagang gusto ko noong una. Pero habang nakakasama kita, nahuhulog din ang loob ko sa'yo. I realized that marrying you isn't a bad idea after all. Hanggang isang araw, bigla na lang akong naging masaya kapag napapasaya kita. Masaya ako na sinusuportahan mo ako sa mga pangarap ko. Hanggang sa naging kasama ka na sa mga pangarap na yun. Nakagat ni Emily ang mga labi sa pagpipigil ng sariling umiyak. Kung ganoon, bakit lagi mo akong iniiwan sa farm? Noong una, dahil nagselos ako kay Alonso. Payakap-yakap ka pa kasi. Alam mo namang may past kayo. Ani Arthur na busangot ang muka. But recently, ang coffee shop talagang pinagkakaabalahan ko. Nakakita na ako ng space na malapit sa farm. Eh anong sinasabi ni Bea kagabi? I don't know. We can go to her right now and ask if you want to. Sige, tara. But before that, gusto ko munang malaman kung anong nararamdaman mo sa akin. At anong ibig sabihin ng mga pinagkagagawa mo na to? I can't believe na nagawa mong manugod. Mahal na kasi kita. Pag-amin din niya. Misis mo ako at hindi na ako natutuwa na binabaliwala mo ako. Kaya nagpunta ako rito kagabi para kausapin ka. Pero nauwi ako sa pagsugod kay Bea. Tapos, yun nga, na-realize ko na pinipilit ko na naman ang sarili ko sa lalaking ayaw sa akin. Kaya mo naisip na mag-file ng annulment? Tumango si Emily nang hindi makatingin ng diretso kay Arthur. Next time, kakausapin mo muna ako bago ka magpaka-impulsive, okay? Mabuti na lang at kilala ko si Lucas at tinawagan niya ako bago kayo nakita. Makakalbo ako sa'yo, Emily. Dahil wala ng excuse, ay niyakap na lang niya si Arthur. Napapikit siya nang yakapin din siya nito ng mahigpit. Mahal kita, Emily. Hindi mo ipinipilit lang ang sarili mo sa akin. Gusto kitang kasama at gusto kitang napapasaya. Sorry kung feeling mo binabaliwala kita. I'm sorry. Basta mula ngayon lahat ng gagawin mo sasabihin mo sa akin para hindi ako nag-overthink. Pangako. Arthur sealed the promise with a kiss. Ayaw na nga sana ni Emily na matapos ang moment na yon. Pero kailangan niyang harapin si Bea dahil nanggigigil siya sa babaeng yon. Ngunit ang bruha ay tawa pa ng tawa ng sugurin niya. So nagkalinawan na ba kayo dahil sa ginawa ko? God, ang tatanda niyo na pero hindi pa kayo marunong umamin sa mga feelings niyo? Halos mapanganga si Emily nang marinig yon mula sa babae. So, wala talaga kayong relasyon? Wala. Natatawang sagot ni Bea. Mahal ka niyan, Mrs. Leviste. Hindi yan maglolo ko. Sorry na kung pinag-overthink kita. I just thought na kailangan niyo mag-asawa ng konting thrill para magkaaminan na kayo. Nakaka-frustrate kayong dalawa sa totoo lang.
At mula noong araw na yon ay nadagdagan ng kaibigan ni Emily sa katauhan ng lokalokang si Bea. Hindi naman nagtagal ay inimbitahan ni Arthur ang kanilang pamilya at malapit na kaibigan sa farm. Hindi yun ipinaalam ng asawa sa kanya. Surprise daw. Kasalukuyan siyang nakikipagkwentuhan kay Melody at Bea. Nang biglang nagsalita si Arthur at kinuha ang atensyon ng lahat. Pagkatapos ay lumapit kay Emily. Saka biglang lumuhod hawak ang isang singsing. Emily, alam kong hindi magandang naging simula natin. At alam kong nagpakasal ka sa akin na hindi ka pa handa. Pero ngayon, gusto kong tanungin ka, babe. Will you marry me again? Seryoso, ngunit nangingislap ang mga matang tanong ni Arthur. Hindi naman nag-aksaya ng segundo si Emily. Oo naman, kahit ilang beses mo pa akong alukin ng kasal, I will always say I do. Yes, Mr. Leviste, I will marry you again. Agad isinuot ni Arthur ang singsing kay Emily at hinagkan siya sa labi. Thank you, babe. I love you. Mahal din kita. Salamat dahil pinaramdam mo sa akin na kamahal-mahal ako. Niyakap siya ni Arthur ng mahigpit. Makalipas ang 5 buwan ay muli nga silang nagpakasal. Doon na rin mismo sa farm nila. Sa wakas ay natupad rin at nasunod ang intimate wedding na nais nilang mag-asawa. Pinagbigyan sila ng mga pamilya nila na wala mo ng halong politika ang 2nd kasal nila. After 3 weeks ng kasal ay masaya nilang ibinalita sa lahat na magkakabibi na sila. Minsan, naiisip nila na sinadya siguro ng tadhana ang eskandalong nangyari sa kanila upang pagsamahin silang dalawa. Wala mang namamagitan pag-ibig sa kanila noong unang kasal nila, at least nahanap nila ang kaibigan sa isa't isa at naging positibo lamang sila sa nangyari. Imbes na magsisihan. And if you're both willing to try, the magic in marriage without love can happen. Kusang uusbong ang pag-ibig at yayabong. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.